ng Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Marawi. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Kapapasok lamang pong balita, pinulong ngayong gabi ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng PNP at PDEA matapos ang inkwentro sa Quezon City nitong Miyerkules. Sa mga litratong yan, makikita si Pangulong Duterte na nakikipag-usap kina PDEA Director General Wilkins Villanueva at PNP Chief Debold Sinas. Nasa pulong din si Justice Secretary Minardo Guevara. Ipinag-utos na ng Pangulo na ang National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ ang mag-iimbestiga sa nangyaring engkwentro. Umakyat na sa 5 ang patay sa shootout sa pagitan ng PNP at PDEA nitong Miyerkules ng gabi. Isa pang PDEA agent ang nadagdag sa mga nasawi. Samantala, ayon sa isang source ng GMA News, nakabili pa ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu ang mga pulis mula sa kanilang target bago ang barilan. Sabi ng isang dating opisyal ng PDEA, dapat imbestigahan kung nagkaroon ng cell bust, kung saan ang mga otoridad ang kunwaring nagbebenta ng droga na ipinagbabawal sa batas, lalo't asset umano ng PDEA ang katransaksyon ng mga pulis. May live report si Emil Sumanyo. Emil, anong ibig sabihin nun? May nilabag ba na procedure ang PDEA sa nangyaring operasyon? Tapos pakilinaw na rin lang, sino yung nagse-sell bust o yung nagbebenta? Apparently, PDEA ba yung nag-sell bust at QCPD yung bumili sa PDEA? Maki Atom, ayon sa isang source ng GMA News sa Quezon City Police District, nakapagsagawa pa ng buy-bust operation ng mga pulis sa lugar bago ang shootout ng mga tauhan ng QCPD at PDEA sa Commonwealth Avenue noong Miyerkules ng gabi. Isang kilong shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6 million pesos ang nabili raw ng QCPD sa isang babae na kanila umanong target. Mahigit 1 million pesos lang daw ang tunay na pera na ginamit sa buy-bust at hinaluan na ito ng budol o peking pera. Pero ayon sa source, bigla na lang nagkaputukan ng magkaabutan na. Agad tinamaan ng pulis na nagpanggap na buyer, pati na ang isa pang nakasibilyang pulis na kasama niya. Kapwa raw nagtamo ang mga ito nang hindi bababa sa 15 tama ng bala. Dito na raw naging mas matindi ang palitan ng putok. Nang tumigil ang putukan, kasama sa mga tinamaan ang isang ahente ng PDEA at ang babae na nabilhan ng mga pulis ng shabu na kinalaunay kinilalang bilang asset ng PDEA. Maki Atom. Emil, na-recover ba yung isang kilong shabu at yung 1 milyong piso na ginamit ng QCPD doon sa sinasabing buy bust? Atom, ayon sa source ng GMA News na sa Quezon City Police District, nasa kustodiya ng Quezon City Police ang nabiling shabu mula dito sa sinasabing asset nga ng PDEA, pero hindi niya matiyak sa amin kung na-recover ba ang buy bust money o yung perang ipinambili. Hindi rin niya makumpirma kung alam ba ng mga taga DSOU na asset ng PDEA ang katransaksyon nila. Hindi naman nagbigay ng komento ang PDEA sa impormasyon na ibinahagi ng source ng GMA News sa Quezon City Police District. Sa text message ng tagapagsalita ng PDEA na si Director Derek Carion, sinabi niyang hindi na sila magbibigay ng pahayag para hindi na maapektuhan ang isinasagawang investigasyon. Wala pa ring reaksyon ang Philippine National Police. Sa panayam ko naman kay dating PDEA Director General Dionisio Santiago, paniwala niya nagkaproblema sa koordinasyon ng pulisya at PDEA. Ang coordination namin is ang same timing as the launch of the operation itself to avoid yung tinasabi nating missing counter. Ayon pa kay Santiago, dapat siyasatin din ang anggulong nagkaroon ng cell bust o may mga otoridad na nagbenta ng shabu noong gabing iyon. Ang cell bust ay isa raw paraan ng mga law enforcers para makapanghuli ng target.
sa cell bust. Bebentahan ng droga ang mga otoridad na ang kanilang target at pag bumili, sa kanila ito huhulihin. Ipinagbabawal ito ng batas ayon kay Santiago. Pero ginagawa ng ilang law enforcement agency para makalambat ng madudulas na target. Narito ang pahayag ni Santiago kaugnay niyan. Luma na yung cell bus. Yung cell bus is from the very start, it is illegal. Illegal and aside from that, useless. So it is discouraged. Sa criminal procedure, in flagrante delito eh. Eh mga yan, normally pagka big time yan, hindi naman humahawak yan. Siguro, ang kwan mo doon, out of frustration, paano natin masosolve to? Maki Atom, kung kahapon bumuo ng ang PIDEA at ang Philippine National Police ng Board of Inquiry na sisiyasat sa naganap na shootout, ngayon ipinag-utos na ni Pangulong Duterte na National Bureau of Investigation na lamang ang mag-iimbestiga rito. Atom, Maki. Maraming salamat, Emil Sumangin. Gumugulong na ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa shootout sa pagitan ng PIDEA at Quezon City Police. Base sa salaysay ng mga nakapanayam ng NBI, dinisarmahan at binugbog ng mga pulis ang reinforcements ng PIDEA na nagtungo sa crime scene. May exclusive report si John Consulta. Mula sa isang source ng GMA News, nakuha namin ang CCTV ng isang fast food chain sa Commonwealth. Pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, kita ang pagparada ng isang puting kotse sa parking lot ng establishment. Ayon sa initial report na nakuha ng GMA News, papunta sana sa Litex ang kotse sa kayang PIDEA asset at isang PIDEA agent para sa bypass operation nang biglang mag-overheat kaya napilitang maglagay ng tubig sa isang fast food chain sa Commonwealth. Habang inaayos ang kanyang sasakyan dakong 5:45 PM, lumapit ang ilang lalaki at biglang binaril ang asset ng PIDEA na tumumba sa gilid ng kanyang sasakyan. Kita naman ang malapit ang barilan ng mga ahente ng PIDEA at mga armadong lalaki sa sasakyan. Dito na bumaba ang iba pang PIDEA agents na gumanti ng putok at napatay ang dalawang armadong lalaki na tinamaan at pag-alamang mga tauhan ng QCPD Drug Enforcement Unit. Base sa salaysay ng isang saksi, ilang minuto raw natigil ang putukan. Makikita sa cellphone video ng isa sa mga testigo na nasa loob ng fast food chain ang mga PIDEA agents na paikot-ikot sa area. Isa rito si PIDEA agent Rankin Gano na nakapulang shorts. Nang maisakay na sa van ang kanilang asset at PIDEA agent, aalis na sana sa parking lot ang mga ahente ng PIDEA para itakbo sila sa ospital. Pero bigla silang pinaudala ng bala at muli nagsimula ang putukan. Pagkatapos ng mahigit isang oras na palitan ng putok, napatay ang PIDEA agent na si Gano at isa sa kanilang asset. Base sa salaysay ng mga nakapanayam ng NBI na dumating ang reinforcement ng PIDEA na rumisponde sa crime scene, bigla raw dinisarmahan ang mga ito at pinagbubugbog ng mga umarestong pulis. Nakakuha ang GMA News ng copy ng authority to operate ng PIDEA bilang patunay na lehitimo ang kanilang operasyon. Giit naman ng QCPD, lehitimo rin ang kanilang operasyon. Patunay ang hawak nilang mga dokumento tulad ng coordination sa PIDEA. Hawak naman ng NBI ang affidavits ng tatlong civilian witness na makakatulong sa pagbibigay linaw sa nangyari. We thank the President for his complete trust with the NBI. As always, the NBI will stand to the challenge. There are other chiefs na tinawagan ni Director Eric Bistor with strict orders to push through with this case and make sure that this case is resolved with impartiality, utmost impartiality. Pinasupina na ng NBI ang mga cellphone ng mga PIDEA agents at police na sangkot sa shootout para makuha ang detalye ng kanilang mga tawag at mensahe bago ang inkwentro. John Consulta, GMA News. Ilan pang video ng barilan sa pagitan ng Quezon City Police at PIDEA ang eksklusibong ibinigay sa GMA News. Balikan natin ang ilang tagpo sa shootout sa exclusive report ni Salima Refran. Kuha ito ng isang napadaan sa Don Antonio sa Quezon City habang nagbabarila ng QCPD at PIDEA nitong Miyerkules. Makikita ang mga armadong babae at lalaki sa parking ng fast food chain. Sa may sidewalk, nakahandusay na ang isang lalaki na may katabing motorsiklo. Sa katapat na gasolinahan, may nakakubling lalaking may baril. Nakadapa at nagtatago na ang mga tricycle driver. Sa ilalim ng overpass, may isang armadong lalaki na nakaapak sa isang tao. Tatakbo sa kanya
ang isa pang lalaking may baril. Sa tabi naman ng fast food chain, nakapwesto ang lalaking may baril. Maya-maya, dali-daling dumating ang mga lalaking naka-shorts at chinelas pero may dalang iba't ibang kalibre ng baril. Kuha ang mga ito bago ang matinding palitan ng putok na magkabilang panig. Sa CCTV ng Barangay Matandang Balara, kita ang pagpulasa ng mga tao na magkaputukan. Pero may pagkakataong dumami rin ng mga usisero na napatago lang ng lumakas ang barilan. Napalayo lang sila nang mas marami ng pulis ang dumating. Ang mga sugatan, inaalalayan. Sa isang punto, may lalaking tumatakbo na may bitbit na bag. Nagpatuloy ang barilan ng higit isang oras. Ang kalsadang ito yung sentro ng barilan sa pagitan ng PDEA at ng QCPD. Balik normal na yung daloy ng trapiko. Pero hindi na may babalik yung apat na buhay na nawala sa mapait na pangyayaring ito. Naglilinis na sa fast food chain. Minamasilyahan ang mga marka ng bala. Kinuskus na ang dugo sa lapag. Napayakap naman sa kanyang motor ang delivery rider na ito. Ngayon lang kasi ito na-release sa crime scene matapos ang investigasyon. Tatlong araw ko hindi nakuha eh. Na-truck ko siya dito. Ayaw nila i-release. Ayos na, makakapaghanap buhay na ulit ako. Para sa amin, abala yung nangyari. Tapos yun, may tama ng bala pa ng baril yung motor ko. Eh sa napanginayang siyempre. Mahirap po sir. Kasi katulad yan, wala po kaming kita. Natenga po kami, ngayon lang po namin makukuha yung motor namin. Naiwan pa rin sa parking lot ang puting van ng PDEA at iba pang sasakyan na tad-tad ng tama ng bala. Salima Refran, GMA News. Iimbestigahan ng Senado at Kamara ang shootout sa pagitan ng Quezon City Police at PDEA sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa Lunes ang hearing ng Kamara habang Martes naman ang sa Senado. Sabi ni dating PNP Chief at ngayon Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Chair Ronald De La Rosa, aalamin niya kung napaglalaruan ba ang mga drug enforcer ng pamahalaan. Tingin naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, hindi mangyayari ang shootout kung maayos ang koordinasyon. Dadalo raw sa mga pagdinig si PNP Chief Debold Sinas kasama ang mga opisyal na may kinalaman sa insidente. Posibleng meron ding tiwali na mga kawani itong dalawang ahensyang ito na maaaring involved. Baka mamaya they were being played by the drug syndicates na sila lang mismo pinagbabangga-bangga. Naitala ngayong araw ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng mahigit apat na buwan. 2,651 yan. Kaya pumalo na sa 571,327 ang lahat ng nagpositibo sa sakit. 34,498 ang active cases o yung mga hindi pa gumagaling. 561 ang new recoveries, kaya 524,582 na ang lahat ng gumaling sa sakit. 46 ang nadagdag sa mga nasawi, kaya 12,247 na ang COVID deaths sa bansa. Dalawang araw bago ang inaasahang pagdating ng bakuna, pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na magtatakda ng indemnity fund para sa mga magkakaroon ng adverse effects sa COVID-19 vaccines. Inirerekomenda naman ng NITAG o National Immunization Technical Advisory Group na sa healthcare workers ialok ang ilan sa 600,000 doses na bakuna ng Sinovac na parating sa Linggo. May report si Sandra Aguinaldo. Inirerekomenda ng NITAG o National Immunization Technical Advisory Group na ialok sa ating health workers ang ilan sa 600,000 doses ng CoronaVac ng Sinovac Biotech ng China na parating sa Linggo. Aprobado na yan ng IATF. Yan ay kahit hindi inirerekomenda ng Food and Drug Administration ang Sinovac vaccine para sa health workers na exposed sa COVID-19 patients. 50.4% lang kasi ang efficacy rate sa naturang grupo. Ayon pa sa NITAG, dapat bigyang pagkakataon ng health workers na magdesisyon kung magpapaturok ng CoronaVac. Bukod sa ligtas, maiiwasan din daw ng mga naturokan ng CoronaVac ang malalang COVID-19 at pagkamatay. Wala rin namang pagpipilian sa ngayon. But the best vaccine is the vaccine that you can get. Given the fact that there's no available other brand as of now and no confirmed date of delivery of the other vaccines,
having this particular donation at this point in time is welcome. Ayon sa Department of Health, wala namang pilitan sa mga healthcare worker. Kahit tanggihan ngayon ang coronavac, prioridad pa rin ang healthcare workers sa susunod na bakunang darating. Nasa sa inyo kung gusto ninyong tanggapin. Kung hindi, walang pilitan, hindi ka mahuhuli, hindi ka mawawala sa pila. Isang taon na po tayo dito na hirap na hirap. At malapit na po talagang dumating itong vaccine. For people who have been waiting, risking their lives, this is so important. Pero ang planong health workers ang unang alokin ng bakuna, tila hindi kinagat ng ilang opisyal at miyembro ng All UP Workers Union Manila na binubuo ng mga empleyado ng PGH. Nakalulungkot daw na napipilitan silang tanggapin ang bakuna ng Sinovac dahil sa pagkabigo ng gobyerno na maisaayos ang delivery dapat ngayong buwan ng 117,000 doses ng Pfizer vaccine. Kung meron pong 50% efficacy at meron naman pong iba na mas effective pa, bakit tayo magsasettle sa isang 50% efficacy rate na bakuna? Dahil Pfizer vaccine ang pinaghandaan ng PGH noon at hindi Sinovac, muli silang nag-survey sa mga empleyado kung papayag magpaturok ng bakuna ng Sinovac. Magsasurvey din ulit ang Lung Center of the Philippines. Kabilang sa mga prioridad ding makatanggap ng bakuna, ang iba pang COVID referral hospitals, gaya ng East Avenue Medical Center at Tala Hospital. Prioridad din ang 50,000 na sundalo at iba pang tauhan ng Defense Department. 100,000 doses sa parating na bakuna ang nakalaan sa kanila. Pwede silang tumanggi kung ibang brand ang gusto nila basta dapat makapagpabakuna sila. Alas 5 ng hapon sa Linggo, military plane ng China ang nakatakdang maglapag ng mga bakuna ng Sinovac sa Villamor Air Base. Mismong si Pangulong Duterte raw ang sasalubong dito. Idiretso ito sa isang third-party logistics company bago ipadala sa iba't ibang COVID-19 designated hospitals. Sandra Aguinaldo, GMA News. Apat na dinukot na Chinese national ang nasagip ng mga otoridad. Mga empleyado raw sila ng Pogo na gusto nang mag-resign kaya umano dinukot. Ang isa sa mga biktima, pangalawang beses na umanong pinakidnap. May report si Maris Umali. Daba! Kuha mismo ang videong ito ng isa sa mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isinagawa nilang rescue operation sa Santa Cruz, Mexico, Pampanga nito lang February 24. Nakatanggap kasi sila ng impormasyon sa isa pang kidnap victim na may tatlong Chinese national pa siyang kasamahang kinidnap din at ikinulong sa isang safe house. Pagpasok ng mga operatiba, nakita nila sa isang kwarto ang tatlong biktimang nakaposas. Ang dalawang mag-asawa, January 29 pa umano kinidnap, habang ang isa ay January 12 dinukot. Walong suspect ang agad nilang pinadapa at inaresto. Lumalabas sa investigasyon ng PNP AKG na mga empleyado ng Pogo ang tatlong biktima na gusto na raw mag-resign kaya umano sila ginipit at pinakidnap. Kung yung pinagbibintang sa kanila. Nagnakaw sila ng ganito, bayaran ng ganito. Sa medical examination sa kanila, lumalabas na may tinamo silang mga sugat. Sinaktan daw ito habang nakakulong. Diretso sa kulungan ang walong suspect na tumangging may kinalaman sila sa pangingidnap. Ako lang po yung tagabili ng pagkain. Nagulat din po ako nung nalaman ko. Nagsisisi nga po. Na ano? Na nakapagtrabaho ako sa kanila. O kasi po yung nakikita namin, hindi po talaga nakapuhosas eh. Ang unang kidnap victim na nagturo kung nasaan ang iba pang biktima, empleyado rin ng Pogo at na-rescue sa isa namang swab testing center sa Quezon City. Na-rescue siya nang makatanggap ang mga pulis ng sumbong mula sa guardian nito na January 30 pa nawawala ang biktima. Lumalabas na pangalawang beses na itong pinakidnap di umano ng parehong may-ari ng Pogo. Una noong November 2019, nang umayaw na itong magtrabaho sa Pogo. Pero nabasura ang kaso laban sa mga kumidnap. Nagsampa ito ng panibagong kaso at ito umano ang dahilan kaya muli itong pinadukot. Nakulong yung ilang buwan, nakulong yung mga suspects na yun, yung naperwisyo sila. Lahat na, gumastos din sila ng malaki, pagganti. Tatlong suspect ang naaresto na tumangging may kinalaman sa kaso. Sinakay po yung babae, sabi pupunta daw sa pa-swab test kasi uuwi na. Hindi ko naman po alam na kidnap yon. Bagamat sunod-sunod halos ang mga huli ng PNP AKG, aminado silang isa sa malaki nilang problema, ang language barrier, para mapausad ang kaso laban sa mga nahuhuling suspect. Kinakausap sila sa kanilang mother language, pinapagbantaan sila, sinasabihan sila na pag hindi mo inurong itong kaso na to, papatayin namin ang pamilya mo sa China.
kaya inuurong nila. Sinisiguro na lang daw nilang makakasuhan din ito sa immigration para mapadeport at maituring na undesirable alien ang mga suspect. Isinailalim na rin sa inquest ang mga suspect. Mariz Umali, GMA News. Inirerekomenda ng grupo ng mga hog racer na itaas ang price cap sa baboy na sa ngayon ay mas madalas namang hindi nasusunod. May suggestion ding itaas ang suggested retail price ng baboy. May report si Bon Aquino. Pinag-aaralan pa ng Department of Agriculture ang rekomendasyon ng grupo ng mga hog racer na gawing 310 hanggang 340 pesos kada kilo ang price cap ng baboy mula sa kasalukuyan na 270 pesos kada kilo sa Kasim at 300 pesos sa Liempo. The Secretary has called on our consent commission to review the data and analytics. Ito, yung farm grade level. And what transpired during this past 3 weeks. Pero sa totoo lang, hindi rin naman kasi talaga napapatupad ang 270 to 300 pesos na price cap. Hindi nanguhuli o nagpaparusa sa mga violator. Hindi rin daw kasi makatotohanan ang presyong itinakda dahil wala pa raw ito sa puhunan. Ang mga nagtitinda ng baboy sa Balintawak Market kung maaari nga raw ay ayaw naman talaga magtaas ng presyo ng kanilang paninda. Depende nga po kung magkano po yung bigay sa amin ng baboy kasi hindi naman... Pag ganun din, ma-overprice naman po kami, kawawa rin po yung mga mamimili. So, hindi kayo pabor na taasan yung price? Siyempre, hindi. Kasi kami rin, yung tumal din namin. Siyempre, wala rin namimili. Ang mga nakausap naming mamimili, mas lalong ayaw sa pagtataas ng price cap. Hindi na kaya, ma'am. Eh, kung ganun talaga price, wala tayong magagawa. Siyempre, kakagat tayo, ma'am. Sana matay kukuha ng ibang pagkukuhanan. Sana bumaba pa ulit para bumalik lang ulit yung mga customer namin. Pero mas mataas na suggested retail price sa presyo ng baboy naman ang isinusulong ng Pork Producers Federation of the Philippines. So dapat sa palengke 330 to 360, at ang buha ng ating mga ang benta ng traders, yung abyero, more or less mga 280, tapos sa farm gate price ay 220 dito sa Luzon. So mas maganda na yung SRP. Ang importante, nagkakasundo ang ating mga farm producers, agracers, backyard at commercial, saka ang ating mga retailers, at yun namang mga biyahero ay isang ayon na rin doon sa ganung presyo. Yung suggestions na yan, i-consider, pinag-aaralan ng bawat unit ng DA na binigyan assignment ng secretary. So pag-uusapan po next week yan. Bon Aquino, GMA News. Halos maiyak na ang ilang magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija dahil sa sobrang baba ng bentahan ng kanilang ani. Isang sawa naman ang nambulabog sa isang manukan sa Badok, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Marisol Abdurrahman. Nambulabog ng sawa na yan ang mga residente sa isang manukan sa Badok, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng manukan, nagising siya dahil sa ingay ng mga manok. Pinagpipesahan na pala ng sawa ang kanyang mga alaga. Napatay ang sawa na may habang 2 metro. Sunog at hindi na mapapakinabangan ang 2 heavy equipment na ito sa Malimono, Surigao del Norte. Lumalabas ang investigasyon na 7 armadong miyembro ng NPA ang umunoy nanunog ng 2 heavy equipment na ginagamit sa konstruksyon ng farm to market road. Agad daw tumakas ang mga salarin. Aabot sa halos 6 na milyong piso ang halaga ng mga nasunog. Sa Pigkawayan, Cotabato, 2 L-truck ang bumaliktad sa magkahiwalay na aksidente. Ayon sa investigasyon, iniwasan ng unang na aksidenteng truck ang isang tao sa pataas na bahagi ng kalsada. Pagkaiwas ay nawalan daw ito ng kontrol. Nahulog naman sa bangin matapos mawala ng kontrol sa manibela ang isa pang truck. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa 2 aksidente. Dumadaing naman ang mga magsasaka ng sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija. Sobrang baba raw kasi ng bentahan ng kanilang ani. Ang magsasakang si Mang Ricardo, 14 pesos ng kada kilo na ibenta ang kanyang aning sibuyas. Doble dagok dahil napese rin ang kanyang mga pananim. Ang dating 200 sakong regular na ani, 80 na lang ngayon. Ay, marami pa yung sira, ayos sa mga tinog. So, ay sa presyo po? Ay, mababa nga po eh. Kaya iuwi ko lang. Panawagan nila tulong mula sa gobyerno. Marisol Abdurrahman, GMA News.
Isang turista ang nahulog mula sa tinutuluyan niyang hotel sa Boracay. Suspect naman sa pananaga sa mag-asawang senior citizen, ang lalaking lagi raw nakikituloy sa kanila. May spot report si Katrina Son. Ang buhay ng kapatid ko. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-asawang Robion at Corazon Asieta, 75 at 60 taong gulang sa Aroroy Masbate. Duguan at tantad sila ng taga na matagpuan ng kanilang anak sa kanilang bahay noong Lunes. Wala nang buhay si Robion na halos mapugutan. Namatay si Corazon kalaunan, pero bago nasawi, nasambit daw ni Corazon ang pangalan ng lalaking madalas daw makitulog at makikain sa bahay ng mga biktima. Yung nanay ko mayroon pa. Talaga linakasan niya yung loob niya para makasumbong na sa kapatid ko. Tumakas ang sospek na kinilalang si Kano Yamson, pero naaresto sa tulong ng kanyang mga kaanak at mga taga-barangay. Todo tanggi si Yamson sa paratang sa kanya. Sinampahan siya ng 2 counts of murder. Pinagtataga rin ang 49 anyos na si Alex Manuel sa barangay Pamukutan, Zamboanga City. Naputulan siya ng kamay at namatay. Sugatan naman ang kapatid niyang si Eddie Boy. Suspek sa krimen ang bayaw at pinsan ng mga biktima. Kinilala silang sina Dario Galo at isang nagngangalang Bobby. Nag-ugat daw ang pananaga sa away ng kanilang mga anak. Nag-iinuman sila noon. Inihanda na ang kasong murder at frustrated murder laban sa mga suspek. Natagpuan namang palutang-lutang sa dagat ang naaagdas ng bangkay ng isang lalaki sa boundary ng Bacolod City at Guimaras. Dinala ito sa barangay ng 2 mangingisda. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaki na nasa edad 20 anyos at may taas na 5 talampakan ayon sa pulisya. Nakikipag-ugnayan sila sa iba pang istasyon ng pulis kung may napaulat na nawawalang lalaki. Sa Boracay, isang babaeng turista ang nahulog mula sa tinutuluyan niyang hotel. Agad siyang itinakbo sa ospital nang matagpuang walang malay sa labas ng bakod ng hotel. Base sa investigasyon, nakainom daw ang biktima. Inaalam pa kung may foul play sa nangyari. Katrina Son, GMA News. Kasunod ng madugong shootout sa pagitan ng Quezon City Police at PDEA, inanunsyo ng PNP na gagamit na sila ng mga body camera. Nagte-training na ang mga pulis at inaasahang sa katapusan ng Marso ay magagamit na ang mga ito sa mga operasyon. May report si June Veneracion. Hanggang ngayon, napakaraming tanong pa rin ang hindi nasasagot kaugnay ng umano'y mis-encounter sa pagitan ng PNP at PDEA sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kung meron lang sanang body camera ang mga operatiba, mas madali raw malaman kung ano ang katotohanan, sabi ni Muntinlupa City Congressman Rufy Biazon. Noong 2016 pa itinutulak ni Biazon na gumamit ang PNP ng body camera tuwing may operasyon. Kung meron sanang suot na mga body cameras yung operatives ng PNP at PDEA, meron tayong maaasahang neutral eyewitness doon sa pangyayari. Pero sa katapusan pa ng susunod na buwan ng Marso, inaasahan gagamit ng PNP ng mga bodycam sa mga operasyon ito. Nagsisimula pa lang ang pagsasanay kung paano gamitin ang mahigit 2,600 na body-worn camera at iba pang gamit na bahagi ng buong sistema na binili ng PNP sa halagang 288 million pesos. Research shows that having a body camera most likely improve police officers' attitude and behavior, knowing that they are being watched and recorded. Kapag na-switch na itong body-worn camera, hindi na ito pwedeng patayin. At lahat ng nakikita ng body camera na yan, pwedeng i-live stream sa PNP Command Center at pwedeng doon mamonitor. Pwede rin mamonitor kahit maging sa mga istasyon ng pulis. May parusang administratibo ang magpapatay ng body cam habang nasa operasyon. 8 oras pwedeng tumagal ang baterya. Sa dami ng mga napapatay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte, matagal ang itinutulak ang body-worn camera sa mga pulis para recorded ang kanilang mga lakad. It will be a proof dun sa regularity nung ginagawa po ng PNP natin during operations sa patrolya, during searches, during bypass operation. Ang problema ay kapag natapat sa mga lugar na mahina, o di naman kaya ay wala talagang internet signal, mahihirapan ang live streaming. Yung streaming will be based dun sa officer on the ground. Kasi pwede niyang i-stream at pwede lang i-record lang din. 3 taon na delay ang proyekto ng body-worn camera, epekto ng failed bidding at mga requirement na dapat masunod sa ilalim ng
procurement process. Jun Veneracion, GMA News. Nako, malungkot pong balita. Binawasan ang mga holiday para sa taong 2021. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation 1107. Batay sa proklamasyon, may pasok na sa November 2, All Souls Day, December 24, Christmas Eve, at December 31, New Year's Eve. Naunang idineklara bilang special non-working days ang tatlong petsa. Pero para raw makatulong sa pagbawi ng ekonomiya mula sa pandemya, ginawa ng special working days ang tatlong petsa. Ang tunay na pagkakaibigan, hindi raw nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa pagtutulungan at pagdadamayan sa oras ng kagipitan. Kahit na sa murang edad, ipinamalas yan ng isang barkada sa Bukidnon. Ito po ang kwento. Ang magkakaibigang Febri, Draco at B-Boy, nagdiriwang ng kanilang birthday tuwing Pebrero. Sina Febri at Draco nagkaroon ng sariling handaan at nag-imbite pa ng mga kaibigan. Pero si B-Boy, hindi na raw naghanda dahil hirap sa buhay. Kaya para mapasaya yung birthday celebrant, nag-ambaga ng magbabarkada para sa simpleng handaan. Bumili sila ng loaf bread, chichirya at mga cupcake. Ang instant pansit canton, sagot na ng tiyahe ni Draco. Kunwaring inaya ng barkada si B-Boy para maglaro, pero ang hindi niya alam, may birthday surprise na pala para sa kanyang mga kaibigan. Sweet. Na-touch naman si B-Boy sa sorpresa ng kanyang mga kaibigan. Kambag-kambag kami. Akin 50. Akin naman 25. Akin 25 po. 100 pesos lahat. Tapos aming savings po. Malapit akong naiyak. At saka masaya. Surprise ako sa mga kaibigan ko. Friends for life na yan. Oo. At yan ang mga balitang dapat inyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan para sa Pilipino. Ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.